Hello guys, what's up, what's up? Once again, Bench Paloma. Guys, tuturuan ko kayo kung paano i-trade si Freecoin to TRX, then TRX to XRP para yung pera ay mapupunta directly doon sa CoinPH. Kasi yesterday, nag-trade ako dahil kailangan ko ng pera. At saka sa magandang palad, ako'y naka-earn ng 5,000 pesos from Freecoin. Okay? Kung papaano, okay, let's go! So ito guys, yung ano ko yesterday, okay? February 17, di ba? Yan o, February 17. Ito yung mga ano ko, transaction yesterday. Ano? Yan, ito yung mga transaction ko this yesterday. So, nagbibenta ako kahapon ng Freecoin. Okay? Nagbenta ako ng Freecoin at the same time meron akong gi-sale. Okay? So, dito tayo sa sale. Nag-sale ako ng Freecoin. Yan o, February 17, 2021. Alauna 42 ng hapon. Ayan, free to TRX sale. So bininta ko sa 0.003206 ang presyo. Tapos yung amount sa TRX sa Freecoin, ito lahat 148,731,069. Okay, so ito yung na ano ko na pera, ito yung ano pala, fee. Okay, fee pala to. Tapos ito lahat yung na kuha ko na TRX. Okay, tapos ang nakuha ko na lang ngayon is 4,400 plus, kasi ayan, bumili ako ulit ng Freecoin. Yan o, buy. Ano? Yan, buy. Ano, buy. Okay. So ngayon guys, meron akong 4,000 plus na TRX. Yan. Oh. Ayan guys. Oh, tingnan nyo, meron akong TRX na nakuha kahapon ng 4,444.13. Ayan. Okay. So para ito ay ano, para ito ay magiging at tingnan nyo guys yung ano ko, Freecoin ko kaya ngayon, meron na akong 607,586,228. Tapos ngayon I'm earning na naman ng 397,789 dahil in-stick ko yung 600 million ko na Freecoin. Tapos every day ito yung makakuha ko, every day for 150 days, di ba? Ang galing. So ngayon guys, paano ito masend doon sa CoinPH? Kasi kailangan ko ng pera para ipadala sa Pinas. So itong 4,447 TRX, nasa mga 11,000 ito. So ipapadala ko yung 10,000 pesos. Okay? So ang gawin natin guys, i-trade natin ito. Okay? I-trade natin ito sa XRP. Dahil sa CoinPH, walang TRX. Okay? Walang TRX sa CoinPH. Okay? Ang gawin natin guys, pipindutin yung trading. Yan, trading. Pagkatapos sa trading, dito, yan,
pipindutin yung TRX, yan o, TRX. Ito sa right side. Ah. So, ayan guys, nandito na tayo sa trading. Okay, dito sa right side. Dito sa right side, pipindutin nyo yung TRX. Ayan. Tapos, XRP. Okay, nakikita nyo yung XRP. Ayan, pipindutin nyo yung XRP. Ayan. So, punta tayo sa market. Dito sa baba. Ayan, market. Ayan. Ibinta natin yung TRX through XRP. Okay? So, paano? So, para tayo, para makabili tayo kagad ng XRP, kailangan ititrade natin dito sa S1 pataas. Ayan o. Ito yung ano, yung pula. Diyan tayo titira. So titingnan natin dito kung magkano yung nagbibinta. Yung presyo 10 point something. Okay, 10 point something ang bintahan ngayon. Ito dito. Pero dito walang masyadong ano. So ang pinaka malaking bintahan na which is available sa 4,447 ko na TRX, ito lang ano, S10. So mahal, 11 na siya, 11.1. So i-try natin dito sa ano, baka may bibili. I-try natin dito sa ano, B1. Baka may kumagat, ibinta natin. Ayan. B1, pipinitin yung yan para yung presyo niya is 10.078. Ayan 78, tapos 100%, pipinitin yung 100%. Okay, so sa 4,447 mo, ang makukuha mo is 441 XRP kung ito ay mabinta. Okay, so ngayon ibinta natin, or pwede rin nating ano, itong S1, kasi mahirap ibinta yung ano, green eh. So dito to sa S1, tingnan natin S1. So ayan, konti lang diferensya, ilang TRX ay ilang XRP, mga 100 plus yung ano. Try natin, buy. Okay, buy, tapos yung ano ko, good. Success. So titingnan natin sa baba. Ayan. Tingnan natin, nabinta na. Ayan. Yung TRX ay nagiging XRP na siya. Ang bilis, no? 5 minutes lang. Nabinta na kagad. So ngayon, punta tayo sa asset ko, okay? Sa asset na sa asset ko para i-withdraw natin. So, ito guys, nandito na tayo sa asset ko. Ayan, XRP.
Kanina, TRX yan, di ba? 4,000 TRX plus, di ba? Ngayon, XRP na siya. So, ang gawin natin, guys, i-withdraw natin para i-send natin sa CoinPH ko. Okay? So, withdraw. Ayan. So, withdraw. So, ito yung ano, minimum withdrawal is 5 XRP tapos 2 XRP yung ano network pay. So ngayon guys, nandito tayo. So ngayon kukunin natin yung ano yung ano ko XRP wallet address sa CoinPH. Okay, so ito yung XRP. Yan, makikita natin ha, yung natitira kong XRP dito is 0.06 na lang, no, di ba? So how to get the wallet address and yung ano, yung tag number. Okay, pipindutin yung receive. Ayan, receive. Tapos show my XRP wallet address. Yan. Tapos i-copy mo lang ito, guys. Copy. Ayan, nakaka-copy na. Tapos balik ka doon sa Katix. Tapos i-copy mo dito. Ayan. Tapos yung tag, i-copy mo rin. Okay, copy. 13-17-99. Ayan. Okay. Tapos yung amount, magkano yung amount? 436. Lagay natin 436. Ayan. Tapos yung ano ko, Google Authenticator, meron akong Google eh. Ayan. Katix. Yan, Katix. Balik dito, tapos paste. Then withdraw. Yan, confirm. Tapos confirm. Ayan, tapos merong mag-send doon sa ano, email mo, diba? Diba, no? Email confirm. Okay. So meron akong Gmail dito. Yan, oh, Gmail Katix. Yan. Tapos confirm mo lang. Confirm. Okay, confirm. Ganun lang, guys. Tapos balik ka sa Katix. Tingnan natin. Refresh. Refresh natin, refresh. Ayan, refresh. Okay, confirming. Okay, hintay tayo ng ano, mga ilang minutes para mag-success. Okay. Ayan, confirming pa siya. Hintayin natin. Ayan guys, success na siya. Ayan. Success na. So ibig sabihin, napasa na doon sa CoinPH. Titingnan natin yung CoinPH ko. Okay. Ayan na guys, ayan na guys. Ang bilis, no? 10 minutes lang yata yun. Yan, pumasok na. Nagiging 11,000 437 yung value niya sa 434 na XRP. So ngayon guys, ang gawin natin, i-convert natin ito sa piso para pwede natin ipapadala sa Pinas. Okay, convert yung crypto. Pipindutin yung crypto. Yan, convert. Tapos change to XRP dito, then dito sa baba PHP. So ilagay natin dito guys lahat 434.
Okay, 434 done. Magkano yung ano? De, convert natin. Convert. Okay, so na-convert na siya, guys. So punta tayo sa ano, sa piso. Ayan, wala na siya. Ayan, ito sa piso, guys. So ngayon, ipapadala natin. Okay? So pipindutin yung all. Ayan, all. Then remit. You know, remit. Tapos palawan. Ah, sandali, meron akong dito eh. Meron akong mga ano dito na eh. Kung saan ko ipapadala. Ayan, oh, previous, oh, cash out. Ayan, previous cash out. I-view all mo lang yan. Ayan, ipapadala ko kay Jimena. Itong Jimena. Okay? Jimena. So, ipapadala ko yung 10,000. 10,000 pesos. Yan, 10,000. Done. Okay, sa Palawan. Tapos, next. Okay. Ayan, sa 10,000. Sa 10,000 pesos, ang mababayaran mo is only 160 yung charge. Okay, tapos slide to pay. Yan, tapos yung authenticator ko. So, coin pH yan. Para hindi makawat. Ayan. Ayan, guys. Bilis. No? Ang bilis. O, yan. 1,200 na lang yung natitira sa coin pH ko. Ganun lang, guys. So ayan lang, guys, di ba? Nakita nyo na yung puhunan ko doon, guys, sa 11,000 na nakuha ko ngayon is only 6,000 pesos. Yung 148 million free coin before, nabili ko lang yan ng 6,000. Okay? 6,000 pesos. Ngayon nagiging 11,000 siya kasi tumaas yung presyo ni Frequent bago ko siya binili before. Yun, guys, ang katunayan na si Frequent ay pwede kang yumaman dito. Okay? At saka meron pa akong 1.2 billion Frequent na naka-stick sa Katix. Pabayaan ko lang yun for 150 days dahil ito ay kumikita ko ng 400,000 free coin every day for 150 days. Yun, guys, simple lang ang buhay pag crypto. Okay? Yan, kaya sa mga wala pang crypto diyan or sa wala pang free coin diyan, alam mo ba na tamang-tama ngayon na nakita mo itong video dahil bumaba ang presyo ngayon ni Frequent. Kailangan, guys, bibili na kayo ng Frequent habang bumaba siya ngayon. Dahil maybe tomorrow or next day or next week, tataas ito ulit. Okay? Kaya, guys, ang advice ko, bili na kayo ngayon. Bili na ng Frequent para magkaroon ka ng masaganang buhay next year or this year. Malay mo, magiging 1 peso yan or kahit magiging 25 cents lang siya. Tapos makabili ka ng 50 million or 100 million na Frequent. Malaking bagay na yun. Okay? Okay, guys. Hanggang dito lang ako. Hanggang sa susunod na video ko. Kaya mag-subscribe na kayo sa channel ko para every time na meron akong bagong video about Frequent, updated kayo lagi. Okay? Once again, Bench Paloma reporting. Stay at home. Alright. We'll be right back.